Oh ano? Isahan na natin ang meeting, ha? Ano ba agenda ngayon? Ah! Eto po, sir. Hmm? Ano ba, bakla? Uy! Hindi bakla si Tom. Kitang-kita sa abs pa lang, oh. Hindi si Tom, si Vincent. Si Vincent may abs? Hindi, bakla si Tom! Hindi nga bakla si Tom. Ang kulit mo, ah. Ay, ay, ay! Tumigil na muna kayo! Ikaw naman kasi, oras ng meeting, kani-kaninong abs ang ninakalkal mo dyan sa computer. Ano ba? Asan ba si Janice? Ay, sir, wala po po, sir. Malilate daw po siya, nag-text sa akin. Ako, bakit daw? Bakit? Eh, kasi po nasira daw po yung sasakyan nila. O, eh, kanino iniwan yung pagmimitingan? Eh, sa akin din po. Sabi niya po, eh, i-check na lang daw sa laptop niya. Nandiyan siya naman doon lahat ng files. O, yun naman pala eh. Bakit nagpunta tayo dito sa abs ni itong Rodriguez? Pasensya na po, dahil ikaw lang po nang nagdaas. Kuna nga, bakla! O, eh, mabuti pa siguro, eh, yung... Mabuti pa siguro, malis ka na dyan. Tama na muna yan. Kapihira kayo, oh. Ano ba? Wala ba talaga nakakaalam mo nasa yung mga files? Wala ko, eh. Hello, Janice. Oh, sir, papunta na ho kami. Kaso tumirik yung sasakyan namin ni Patrick, eh. Pero inaayos na niya. Okay po. Sige po. Be, matagal pa ba yan? Tumawag na si sir, eh. Nakakahiya, late na tayo. Teka, sandali na lang, ha? Dinudukot ko lang. Ang alin? Yung chicharon. Ano ko? Bakit? Ingon, ako ba yung merienda? Eh, nagugutom ako, eh. Eh, late na nga tayo. Grabe ka naman, kanina late lang. Gusto mo, papaalak akong di oras dito bago maayos yung sasakyan. Ito, ito na, hawa mo. Ah, ito na, ito na, ito na. Oh, ayos na. Ayos na? Oo, tulak mo na lang. Ayusin mo na yung sasakyan! Ang bagal! Hindi ako aabot sa gig ko kung mas mabilis pa yung pedicab kesa sa'yo, Tommy. Bilisan mo naman! How? Wala akong nakikita ang diamond damage kasi sa likod! Mababangga tayo nito! Ah! I'm sorry. Sabi ko sa iyo, eh. Bulag ka ba? Ba't mo kami binangga? Nakita mo nang tumawid ako, umabante ka pa rin. Excuse me, it's not my fault. You are blocking my way. Hoy, no! Halika dito. Hindi mo kami matatakot sa pa-English-English mo, ha? Ha? Okay, relax. Excuse me. Meron pa ho kasi kaming pupuntahang importante. Pwede ho ba na ipagawa niyo muna yung jeep tapos babayaran niya na lang ho kayo? You know what? That's a good idea. I have a ballpen. Let me write the address. My name is Pepito Manalot. Kaba, papahamak mo pa si Pepito. Si Tommy. Tommy Jones ho. Uy, ba't pa iba-iba ang pangalan mo? Iniisahan mo ba kami? No, of course not. Pepito is my first name. My nickname is Tommy. Duda ako sa mukha mo, eh. Buti pa kaya ako na lang kumuha ng mekaniko, ha? Wag! Wala akong pambayad doon! Wala akong pambayad doon! Ano? At the same time, walang insurance yung kotse ko! Ako ba, papautangin na lang kita doon sa makukuha mong talent fee! Siguraduhin mo lang na magagawa mo itong jeep ko sa loob ng tatlong araw dahil gagamitin ko yan sa kasal ko! Sino naman sira ulo magpapakasal sa'yo? Ako? Bakit? Really? Really? This is my... Really? Sir, magsistart na po ba yung meeting? Ay, hindi. Tapos na. Bihira sa makin. Ano nangyari sa inyo? Fritz, nako. Pasensya na. Ang daming problema ng kotse. Kundi gulong, yung makina. Kundi makina, aircon. Sabi ko naman sa inyo, palitan nyo na yan eh. Ano pa kayo? Baka mamaya kung kailan manganak tong asawa mo, tsaka bumigay yun. Eh, naisip ko na nga yan, Pits, eh. Pero ang dami ang gastos eh. Gaya na sabi mo, manganak nga si Janice. Eh, pwede naman kayo mag-car loan na. Kayong dalawa, pareho kayong qualified. Oo nga, be. Kahit second hand na lang kunin natin kotse. Eh, hindi. Kung second hand yan, dapat yung kukunan natin pagkakatiwalaan. Tsaka yung matinong dealer. Oh. Wala akong panahon maghanap niyan. Ano ka ba? Maghahanap? Eh, may app na, oh.
Ito, ito yung mga pang ano. Para doon sa mga buy and sell, mga kotse. Oh. Ayan, may iba-iba. Oh. Dami, oh. Oh, ano? Oh, ito, oh. Tig 500 lang, oh. 500,000? Ang oh. Mahal naman. Hindi, tag 500. May tagi 500 bang kotse? Oo, oh, ito, tingnan mo. Ano ito? Laruan yan eh! Laruan ba to? Kaya pala laki ng bata. Mama, ano? Maayos ba itong jeep? Oho, magagawa ko po ito. Siguro mga 4 na araw. Teka, teka. Anong 4 na araw? Hindi po pwede yan. Kailangan ko na itong jeep ko. Ha? Baka po pwedeng yung kotse na lang ni Tommy Jaraminio. Maayos po ba agad? Sira po ang brake niya. Kinangala, orderin ko po yung pyesa niyan. Mga 1 linggo pa bago dumating po yun. Pa, pwede bang next week nila kayo magpakasal? Ano? Tignan, joke. Joke lang. Yung kotse ni Didi. Pwede niya iparam sa inyo. Bakit kotse ko? Ikaw nakabangga sa kanila. Hindi ba? Ikaw nakaisip na magpahiram ng kotse. Hindi, yun sa'yo. O sige na nga, basta ikaw magpagas. Sige! Basta pautangin mo ako ng panggas, ha? Init. Ano yan? Oh, ba't ka nakataksi? Sira ang kotse mo. Ba't di mo sinabi agad bago ka nagpunta dito? Hindi ka naman nagtanong eh. Ay, ang cute naman ito! Ang lupit ng ginawa mo, ha? Binig na nagbabalay. Grabe ka sa akin, kuya, ah! Oh, ikaw na nga pinupuri, naasar ka pa. Hindi kaya biig yan! Ako kaya yan! Bumusin na ka kasi! Ito naman! Ano ka nga? Oh! Oy, ang ganda niyan, biig! Tay! Ay, sorry! Ikaw ba yan? Ang ganda! Kuwang-kuwa! Uy, ikaw, ginabi ka yata. Eh, naku, na-late sa meeting si na Patrick. Ayun, naurong na lahat ng schedule ko. Oh, ba't naman na-late si Patrick? Eh, di ko alam. Nasiraan daw. Nasiraan? Kawawa naman si Janice. Bakit mo naman nasabing kawawa? Ano ko ba? Nasiraan. Eh, di kailangan pasok sa mental. Kasi, eh kung ito kaya, dalhin natin sa mental. Oo nga, buti pa nga. Pepito, my friend! Nako, yung my friend na naman niya. Yan sisira sa araw ko eh. Uy! O ano, napadaan kayo? Ito kasing si Tommy. Nakabangga ng jeep kanina. Ay, nice! Ha? Grabe. Oo nga eh. Manghihiram sana ako eh. Magkano na naman? Porke manghihiram? Pira na kagad. O ano ihiramin mo? Kotse! Kotse? Oo! Oh. Kotse ko! Nung muli mong hiniram yan, muntik makarnap. Pepito, the pass is pass. Besides, isang araw ko lang naman gagamitin eh. Saan mo ba gagamitin? Yung nabangga kasi nito, ikakasal. Eh, hindi naayos yung jeep, tsaka yung sasakyan ni Tommy. Ipapahiram ko nga sana yung kotse ko, kaya lang sira din. Ako, hindi pwede. May pupuntahan akong planta bukas eh. O, ikaw, yung kotse mo. Buong araw ako mag-deliver ng cupcakes eh. Ikaw! Hindi ako pwede tayong gagamitin yung kotse ko para sa project ko. Paano kaya yan? Mag-rent a car ka na lang kaya? Walang pera yan si Tommy. Pepito, my friend. Pwede ba ako manghirang? Ng ano? Ng kotse? Hindi, ng pera. Wow! Doon din na uwi eh! Kamisa-misa lang naman eh! Toy! Doon din! Wow! Oh, huwag kang makikila, mga ako makikipag-usap dito, ha? O oh, sige, basta baratin mo, ha? Oo, ako bahala. Ayun na. Yan pa yung bibili natin? Parang ang mahal! Ako bahala, matatawaran ko yan. Huwag ka na makilang. Oh, okay na may sasakyan nila. No? Mrs. Zabala, ako si Patrick, si Janice, Mrs. ko. Hello. You can inspect the car. It's in excellent running condition. But wait. Are you sure you can afford the car? Tapobre yan, ha? Pigilan mo ko. Huwag mo makiilam ako makikipag-usap dito. Ma'am, magkano ba ulit yung touring nyo din sa sasakyan? 450,000. Hindi ho ba medyo mahal? Eh, bakit nagtatanong ka pa? Eh, hindi mo naman pala kaya. Alam mo, inabalan nyo lang ako eh.
Alam niyo, Mrs. Abala. Eh, Miss Sabala. Medyo luma na ho'y sasakyan eh. Kung tutusin ho eh, hindi na ho pwede sa EDSA yan eh. Iniinsulto mo ba ako? Ay, hindi ho kayo, yung kotse niyo. Weh, ano ka ba? Mrs. Sabala, 150,000 lang ho kasi yung budget namin. Alam niyo, mas maganda siguro kung bumili na lang kayo ng tricycle. Iinsulto niyo ho ba kami? Hindi kayo yung budget nyo! Storbo! Ay, nako! Ay, mga bakla! Ano latest chismis? Kung makapagbintang naman? Nag-uusap lang, chismisang kaagad! O bakit hindi ba? Nagbabalitaan lang kami! Ay, tungkol saan kung... nga? Tungkol dun sa machong manager ng bangko sa baba. May bigotilyong boylet pala. At ang bigotilyong boylet na itetch ay ang kanilang security guard! Pupunta ako sa SSS at nagpaturo kay Vincent kung paano mag-apply ng self-employed membership. Sino po ang ituturing self-employed? Sarili niya ang kanyang boss. No? So, wala siyang employer. Ang kanyang oras ay siyang may control. Paano po ba magpa-register sa ilalim ng SSS ang isang self-employed? Yan, ang kailangan lamang niya magpuno ng RS1 form. Pwede din silang magparehistro online. Punta lamang sila sa www.sss.gov.ph. I-click nila doon yung registration and coverage link. Kailangan may valid email address at padadalhan sila ng kanilang number. Ay, submit ito sa tanggapan ng SSS kasabay nung kanyang birth certificate o kung anumang mga supporting documents na tinatanggap ng SSS. Magkano po ba yung kailangan i-contribute? Depende dun sa kanyang kinikita bawat buwan. Ang maximum contribution na pwedeng ibayad ay base sa 16,000 na salary credits. Dapat ay 11% kanyang kita. At pwede itong bayaran sa kahit na anong mga bangko na accredited ng SSS. Pwede din siya over the counter sa mga branches ng SSS na may mga tendering. Ano-ano naman po ang mga benepisyo ng isang self-employed? Kasama dito yung sickness, maternity, disability, old age or retirement, death benefit, funeral benefit, at may dependents pension. Ang mga pribileyo naman ay mga salary loans. O di kaya kung gusto niyang magpatayo ng bahay, meron din tayong housing loans para sa mga members. Ako, napakaganda pa ng mga benefits ninyo. At siguradong hindi magsisisi ang mga kapwa Pilipino natin na lumapit sa inyo at magpalaki ng pera. Naman yan, na may pinagkakaabalahan ka kesa naman chumichismis ka lang. Eh, anong trabaho ito? Writer! At hindi basta-basta writer. Gossip writer na Showbiz Police! Congrats, sister! Oh, paano mga sister? Gora na akit sa SSS! Ay, bakit ngayon lang kayo? Eh, halos lunch break na. Tsaka bakit para mas maasim pa sa sinigang yung mga itsura ninyo? Ha? Eto kasi, ininsulto yung nagbebenta ng sasakyan eh. Hindi tuloy kami nakatawad. Pahamak! Anong pahamak doon? Style nyo, kailangan insultuhin mo yung kotse para babaan ng presyo. Kung di ka lang nakailam eh. Asan ba kayo lamera ako ngayon, ha? O sige, hindi na ako magsasalita kahit kailan. Talaga? Talaga? Eh, ba't nasalita ka? Aray ko, aray! Isalamat ha, nagabala ka pa. Ano man po? Erwin, si Janice nga pala, misis. Hi po, ma'am. Sir, pasensya na po. Medyo expensive po ang price ng car ko. Magka... 300,000 po. Nako, mapapagalitan po ako ni Daddy. Pero kung sure na kayo dyan,
ibabawas ko na lang commission ko. 285 na lang po. 285 kung... 185? Hindi po pwede. Tignan niyo po, sariwa ang interiors nito. Di ba? Grabe naman po kayo. Hindi po pwede. Sorry po. Hindi talaga pwede po. Pasensya na sa abala, ha? Okay lang po yun. See, sir, pwede po magtanong? Ano yan? Pipi po ba yung asawa niya? Hindi. Pakialamera. Okay, sir. See po. Pasensya na sa abala. Okay na po. Magkano ho to? Para sa inyo, ibibigay ko ng 200,000 na lang. Ay, ganun ho ba? Medyo mataas pa ho kasi yan sa budget namin eh. Ay, pasensya na po kayo. Hindi ko pwede ibaba yung presyo. Kasi, iniwan po ako ng asawa ko eh. Ho? Ano naman ho kinalaman nun sa kotse? Nahuli ko siya. May kasama ibang lalaki. Sa galit ko, hinagis ko yung TV namin. Tumama sa kotse? Hindi. Lumabas ng bintana. Tinamaan yung aso ng kapitbahay namin. Kaya sinugod ako. Ng kapitbahay niyo? Hindi. Nung aso. Ay. Doberman. Ay, it's okay. Pumapos sa loob ng bintana. Hinahabol-habol ako sa loob ng bahay. Kinagat ka ng aso? Hindi. Nakatakbo ako. Kaso, brownout. Natabi ko yung kandila. Kaya nasunog yung bahay. Kaya ngayon, wala na akong bahay. Wala na akong asawa. Wala pa akong pera. Kaya ako maari. Huwag na kayo tumawad. Ikaw lang, si Janice. Dumiretso na sa opisina. Pits, magpapaalam sana ako eh. Ano yan? Kasi wala nangyari doon sa kausap namin sa dealer ng second hand coach ni Janice. Hmm. Ako na sana ang mag-aasikaso. Ah, ganun ba? Sige, pag nakahanap na kayo ng bibili nyo, paasikaso mo kay Janice yung car loan para mapirmahan ko agad, ha? Mm-hmm. Sige. Okay. Sige, Elsa. Pits, may importante pa ako sasabihin eh. Hmm, ano yun? Hindi pa ako nag-almusal. Akin lang yung sandwich, ha? Elsa? Lalo. Ano wala? Wala nga ako mahiraman ng kotse! Wala ka nang wala! Ang yayaman ang kapitbahay mo dyan, oh. Yan ang lalaki ng bahay. Oo nga, pero wala naman silang kotse para bukas. Wala. But don't worry, hanap tayo ng paraan. Gagawa ko ng paraan para dyan. Basta bukas, sa wedding ninyo, meron kayong bridal car. Okay? Siguraduhin mo lang na hindi mo kami nililoko, ha? Okay, yes, okay. Sige, don't cross my heart, don't die. Let's go. Siga! Tommy! Oh! Buti nandiyan ka pa. Ay, wala akong pera, ha? Tete, sandali. Hindi kita sisingilin. Magtatanong lang ako, may kilala ka bang nagtitinda ng second hand na kotse? Meron naman. Magkano ba budget mo? 150,000. Kailan mo kailangan? Kung meron na, mas okay. Kasi approved na yung car loan ko. Really? Oo. Oh. Because meron akong kilala na used car dealer. Medyo maayos ang mga unit nila at saka medyo affordable yung price. Very good. Tommy, baka naman mangumisyon ka pa niyan. Of course not! Gagawin ko ba yan sa'yo? Gusto mo sagutin ko yan? Huwag na. Sige na. Ana, you see? Ha? Maayos at affordable ang mga kotse ni Ron. Di ba? O ano pare, ayusin ko na ba ang mga papeles nito? Ay, sandali lang ho, pwede bang hintayin muna natin yung misis ko? Kasi gusto niya makita yung kotse bago magkasarahan. Sure,
sabihin mo sa kanya, mababawasan pa yan dahil hindi naman kukuha ng komisyon tong si Tommy eh. Sandali lang ha. Tommy, ha? Matanong ko lang. Ha? May sakit ka ba? Wala. Mamamatay ka na ba? Hindi. Sigurado kang hindi mo kukunin yung komisyon mo? Oo, oh, sigurado ako. Kaya lang, I have a small little favor to ask you. Sabi ko na eh. Small little favor lang naman eh. Kailangan ko hiramin yung kotse mo isang araw lang. Sige na! Isang araw lang! Sige. Pero huwag mo sasabihin kay Janice ha, magagalit yun. Okay. Deal. Okay. Sige, sige. Okay. Teka sandali. Baka bukas pa lumabas tong kotse eh. Hmm. Kailan mo ba iramin? Bukas! Be, okay na to. Huwag kang magpalat ng gustong-gusto mo yung kotse para makatawad tayo. Pag tinanong ka, sasabihin mo lang hindi, ha? Okay? Sige. Oh, ano? Ano pare? Okay na ba sa inyo to? Ano be? Okay na ba sa ito? Hindi. Eh, nagdadalawang isip kasi yung misis ko kung bakit daw ang baba ng turing mo sa kotse. Hindi ba galing sa aksidente ta? Ah, hindi. Maingat ang may-ari nito. Kung gusto nyo, sagot ko na rin ang insurance, pati ang pangrehistro sa LTO. Oh, hey! That's a good deal, ah! That's a really good deal! Ano, Pe? Okay ba sa'yo? Hindi. Alam mo, sa totoo lang, naiya lang miss ko sabihin na kasi yung alam niyang maniuhin yung matik, eh itong kotse mo manual. Babawasan ko pa ng 5,000 para may pang-enroll kayo sa driving school. Sandali, kasi pag nag-aral siya, eh absent sa trabaho to. Eh, paano yung pamasahe niya? Paano yung kakainin? Ay, ganito na lang. Gawin na nating 10,000 ang discount nyo. Bale, sarado na sa 150 tong kotse. All in. Talaga? Oo! Ano be? Hindi. Ha? Eh, ganito na lang. Kung talagang hindi nyo magugustuhan yung kotse, eh, pwede naman yung ibenta ulit sa akin. Hey, guys, come on, come on. That's a really good offer. Come on. Huh. Hindi. Be. Hindi. Kumuha ka na, kumuha ka na, ha? Ano, be? Palagay mo? Oo. Okay, great! Kung mababayaran nyo to, ayusin ko ng mga papeles. Oh, bayaran nyo na kaagad! Dali! Pero ipapadetailin ko muna at pakikinisin ko pa. Bukas pwede nyo nang balikan tong kotse. Yes! I knew it! Great deal! Great deal! Bakit ang saya-saya mo? May commission ka ba dito? Ako? Uh-huh. Wala! Masaya lang ako na you have a brand new second-hand car. Ba't ganun? Kalbo na! Sino tumaba ako? Hindi ikaw, Tommy. Yung mga gulong tingnan mo, eh iba'y nakakabit dito ngayon eh. Really? Eh parang napapanod na eh. Wala lang ako napansin. Pare, hindi ko binago yan ha. Pinadetailing ko pa nga yan, di ba? Eh, hindi Rod, kasi parang iba'y mga nakakabit ngayon eh. Baka naman pati pesa na ito, pinapalitan mo. Pare, hindi ko gagawin yun. May pruweba ka ba? Wala. Wala naman pala eh. Kung ano yung coaching tiningnan nyo kahapon, yun pa din yun. Pare, hindi ako tatagal sa negosyong to kung manluloko ako. That's right. And besides, pare, medyo late na tayo sa wedding natin. Bayad nyo yung kotse. We got the keys. Let's go. Thanks, Rod. Oop. Thanks, Rod. Okay. Tommy. Ha? Eh, konti na pala gas na ito eh. Tingin pang gas. Teka, teka. Kanino kotse mo ito? Akin. Kotse mo, gas mo. Tama. Oh. Di ba? Oh. Alam ka na naman, kotse mo, gas ko. Oh, yun. Di ba? It doesn't make sense, di ba? Oo. Oh, oh, oh. Kotse mo, gas. Oh, sige na, Tommy. Halika naman sa tayo. Oh, sige, naintindihan na kita. Okay. As promised, here's your bridal car. Oo nga pala. Ito si Patrick. Siya may-ari ng kotse. Okay. Okay.
Tommy, Tommy, ako na nga dyan. Teka muna, kaya ko to! Tommy, Tommy, baka masira kasi bago yan eh. Anong bago? Second na nga lang ito eh. Eh, sige, sige, try mo. Sige! Saan ako sasakay dyan? Sa bubong? Okay lang ba? Ikaw, niloloko mo ba? Okay, okay. Huh? Relax, relax lang, relax lang. Pare. Ano? Subukan natin sa kabila. Okay, okay, halika. Subukan namin. Check mo nga sa loob, baka nakalak. Oh yan, tingnan mo. Bukas mo. Tingnan mo. Oo. Oh. Oh. Madam, your chariot awaits. Yes. Okay ba? Okay. Tatayo. Okay. Teka, teka, teka. Yung damit ko naipit. Naipit? Ano? Teka, teka. Tulungan mo! Aray! Tommy, ayaw! Ha? Ayaw eh! Halika na, halika na, halika na! Tara na nga! Baka mainit pa yung pari eh! Teka mo na. Saan ba si Nestor? Ayun o! Oh! Bakit nila natin isabay? Ano ka ba? Hindi mo ba alam? Malas yun? Gusto mo ba kaming malasin, ha? Sa itsura niyan, hindi ka pa bang binamalas? Okay, okay! Easy! 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 I'm driving. I'm driving. Okay! Halika! Okay! Anaw na! Anaw na! Okay. Sino ka? Ako po yung OJP. Ang tanong, kung sino ka? Ang ibig sabihin, kung ano ang pangalan mo? Sorry, Ethel po. Sorry, Ethel po. Kaano-ano mo si Lovi po? Gusto mo yun? Ang ganda na joke po na yan. Ano mga kaya mong gawin? Kahit ano po. Talaga? Tumambling ka? Ha? Saan po? Saan? Hoy! Anong ginagawa niyo kay Ethel? May mami mo kayo ng HR niyan. Wala! Grabe ka naman! Ma'am, thank you po. Hayaan mo na yun. Paki-photocopy mo na lang to. One copy each. Okay po. Got it, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Yung mga kontrata, ihanda mo na at dadaling ko na. Paalis na ako mayamay. Okay po, sir. Yung asawa mo, sana? Ay, sir, papunta na po yun. Kinuha lang po yung bagong kotse namin. Ah, bago pa lang binili nyo. Ay, second hand, sir. Bagong bili lang. Bagong second hand. Ganun na nga po, sir. O, alamin mo nga kung nasa na siya. Ay. Hello, be. Asan ka na daw? Be, nasa simbahan. Ha? Ang ginagawa mo dyan? Eh, kasalanan to ni Tommy. Oo. Ikikwento ko lang sa'yo mamaya. Mahabang storya. Oo. Pakisabi kay Pisa, habula lang ako. Okay, okay. Bye-bye. Okay. Habol na lang daw, sir. Nagsimba lang. Ikaw talaga. Pahama ka talaga kasi. Huwag ka mag-alala. Babawi ako. Promise. Halika, tulungan muna ako rito. Sige na nga. Sige. Busit. Palabasin niyo ako dito!
ano? Uy! Hindi pa rin ayos yan. Eh, hindi pa rin nabubuksan eh. Uy, paano ngayon yan? Iahatid nyo pa naman kami sa reception. And what can we do? It just won't open! Ganito na lang. Kung gusto nyo, dito na lang kayo sa unahan ulit dumaan. Oo nga. Niloloko nyo na kami talaga eh, no? Eh, wala nang ibang dadaanan eh. Wala naman akong magagawa. Oh, alam mo, buti. Sindihan mo na yung kotse mo. Buset! Tana, sweetheart. Right, chicken! Woo! Woo! Dito! I haul shiver away! Ano? Seryoso kayo? Oo! Bebenta na namin sa'yo ulit tong kotseng binenta mo sa amin. Eh, maayos naman to kanina. Pwes ngayon si Rana. Pare, baka naman kung saan nyo dinala yan, kaya natagtag na. Ano kung saan-saan? Mula rito sa gasolinahan at saka sa simbahan na pinupuntahan yan. Sinabi mo sa amin, di ba, na pag ayaw namin tong kotse, pwede namin ibenta ulit sa'yo? Sinabi ko ba yun? Oo! Sige, pero i-check ko muna sa misis ko, ha? Siya kasi ang magde-decide kung alin ang bibilhin, eh. Misis, di ba single ka? Oo nga pala, no? Oo nga pala! Gawa niloloko mo kami, ha? Bibili mo ulit tong kotse! Hindi, re-reklamo ka namin sa FBI! Teka! Sino mo masabing hindi ko bibilhin? 100,000! Ano? Anong 100,000? Eh, 150,000 ang bilhin namin dyan? 125! Bibili mo ng 150 itong sasakyan, tapos pihili kami ng bagong kotse! Kahit magkano, bibigay mo sa amin ng 150 din! Hindi na kukulong ka! Sige, pumili kayo ng gusto nyo. Good. Halika na, pumili tayo. Ba't ka naman pumayag? Hindi ka ba lugi niyan? Pare, sa tingin ko naman sa dalawang yan, hindi sila marunong pumili. Ganon? Sa totoo lang, ano bang pinakamagandang kotse mo rito sa lote? Yung kulay pula. Pula? 300,000 ang benta ko niyan. Okay, ha? Pula. Pula? Red. Rod, nakapili na kami. Yung pula. What? Sige, may ayusin lang akong mga papel. Sabi ko sa inyo, babawi ako eh. Oh, hindi ba? Ang isang taong manloloko daw, pwede mong pagkatiwalaan. Mapagkakatiwalaan mong sa susunod na pagkikita nyo, lolokoin ka pa rin niya. Kung minsan ka na naisahan ng taong hindi mapagkakatiwalaan, dapat umiwas ka na eh. Dahil lang hindi natututo sa panloloko, sigurado, uto-uto. Pits, okay. Ayos ba itong bagong kotse namin? Anong bago? Bagong second hand. Ibig ko sabihin, pambihira ka naman, no? Ayos, ayos ba? Oo, ganda. Malamig yung aircon, tsaka yung makina. Parang tahimik. Hindi masyadong nag-iingay. Nako, parang naloko ka na naman, ha? Hindi! Anong hindi? Eh, tumirik tayo, oh. May sira to. Wala tong sira. Wala lang gasolina. Pits,